Kamusta mga master? Ito ang High Speed TV. Sa nakaraang bahagi ng ating kwento ay ating nga nasaksihan ang labanan ng 9 Shadow Hunter at ng Guardian 4 na pinalilibutan ng apat na magagaling na Alpha na sina Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 at Alpha 4. Pero dahil sa malakas ng mga Alpha ay wala nga nagawa ang 9 Shadow Hunter at tanging si Suki lang ang natira na isa namang membro ng Red Spider. Pero sa video nito ay sabay natin masasaksihan ang madugong sagupaan na kung saan masusubukan nga ang lakas ni Supremo at makikialam na rin ang mga sojak dito para sa kapakanan ng kamay na dragon. Pero bago natin simulan ang ating kwento, kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko ay baka pwede makahingi ng subscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videong parating. So ano pang hinintay nyo? Simulan na natin! Nang gabing iyon nga ay nagulat nga ang buong Guardian dahil bigla nga nagsusulputan ang mga Red Spider at di sila makapaniwala na nabubuhay pala ang grupong ito. At sabi ni Alpha 1, hindi ito maaari, nabubuhay pa pala ang mga Red Spider. Akala ko ay wala na sila sa mundong ito at tinalo na sila. Pero bakit niyon nagbabalik sila? Pero kahit na ganoon ay hindi namin nahayaang makuha niyo ang kamay na dragon kahit pabuhay namin ang aming itaya. At patawan mong sabi ni Hisuke, sino naman ang may sabi sa'yo na ang kamay na dragon lang ang punteriya namin? At sagot naman ni Alpha 4, anong ibig mong sabihin? At paseryoso namang sabi ni Hisuke, dahil ang totoo niyan ay gusto rin namin kayong talunin at kunin ang mga kaluluwa ninyo habang tumatawang ito ng malakas. At dagdag pa ni Hisuke, sa lugar na ito ay dito na kayo matatapos. At ayun na nga, bigla na nga ang inatake ng bawat panig ng isa't isa. Lakas laban sa lakas at bilis laban sa bilis. Ang nakalaban nga ni Hisuke ay si Alpha 1. At sabi ni Alpha 1, malakas ka nga. At patawa namang sabi ni Hisuke, hindi lang yan ang kaya kong gawin. Malakas ako at sobrang lakas. Walang ang gusto magpatalo sa dalawa. Ang laban ng Hisuke at Alpha 1 ay hindi nga patas na laban dahil sobrang ang lakas nga nitong si Hisuke laban kay Alpha 1. Samantala si Luke naman at Alpha 2 ang naglaban at pinapatunayan lang ni Luke kung bakit siya ang pinakamatalino sa Red Spider. At wala nga nagawa dito si Alpha 2 at nahihirapan ito. At sabi ni Alpha 2, imposible ito, di hamak na mas malakas ang Red Spider kaysa na nakalaban namin kanina. Samantala si Morok naman ay sa sobrang lakas nito ay madali nga niyang tinapos itong si Alpha 3 na lubang napuruan sa mga suntok ni Morok. Di nga tinigilan ni Morok itong si Alpha 3 hanggang sa tuluyan na nga itong mahimatay at dahil sa mga nasaksihan ni Mr. Chuli ay nagbabalak sana itong tumakas dahil alam niya na wala siyang magagawa laban sa Red Spider kahit na may kakayahan pa siyang lumaban. Pero dahil sa mga nakikita ng mga sujak na walang laban ang poor Guardian laban sa Red Spider ay nag-a-action na sanang magpakawala itong si Morok na malakas na atake para tapusin ang buhay ni Alpha 3 at tuluyan niya ito. Pero bigla na lang dumating itong si Scorpio at sinangga ang malakas na atake ni Morok. Sabi ni Scorpio, teka lang, isa kang walang kwentang nilalang. Nakita mo na walang laban ay iyong kalaban pero balak mo pa rin siyang tapusin? Ganyan ba talaga ang gawain ninyo? Ako ang labanan mo ngayon. At pinagalit mong sabi ni Morok, sino ka bang pangaska? Habang nagulat nga itong si Morok ay patuloy namang naglaban si Speed at Alpha 4. Pero nang dumating ang mga sojak ay gulat na gulat ang mga ito at tinulungan nila ang apat na Guardian. Sabi ni Gemini, tama na yan, wala silang laban sa inyo. Kami ang labanan ninyo. At patawa namang sabi ni Capricorn, ah, so ibig sabihin ay muli pala kayong nabuo matapos kayong talunin ng mga magulang namin. Habang tumatawang itong si Capricorn. At sabi pa nito, sino ang pinuno ninyo at asan siya ngayon? At dahil sa mga pangyayari ay muli ngang bumalik itong si Mr. Chuli sa sasakyan at dun magtago. At sabi ni Scorpio, sige na mga Guardian, kami nang bahala dito. Protektahan niyo si Mr. Chuli at ang kamay na dragon. Umalis na kayo dito kung may pagkakataon. Dahil nga sa pagdating ng mga sojak ay biglang naantala ang labanan ng grupo ng Guardian at Red Spider. At halos muntik nang mapatay ang apat na Alpha 4. Buti na lang ay dumating ang mga sojak. At pagalit namang sabi ni Hisuke, at sino naman kayo? Sa tingin nyo ba ay mananalo kayo sa amin? Ang mga tapalasang nila lang? At sa tingin nyo ba nahayaan naming maitakas niyo ang kamay na dragon? At dahil sa galit ni Hisuke ay bigla nga nitong inatake si Scorpio. At sabi nito, sino mo'y sabi sa inyo na natalo nyo na ang Red Spider dati? Mga hangal kayo, kami na ngayon ang panibagong Red Spider. At wala kaming mga magulang
na miyembro ng Red Spider, naiintindihan mo ba? At hamak na mas malakas kami kaysa sa mga dating Red Spider. Habang tumatawang ito na malakas sa tayo na nga, naglaban na nga itong si Scorpio at Hisuke. Pero nagtataka itong si Hisuke dahil madali nga naiilagan ni Scorpio ang matake niya. At sabi ni Hisuke, hindi ito maaari, sino ba ang isang to? Bakit napakalakas niya? Sino ba ang grupong ito? Sino ba sila? At ayun na nga, muli nga nagpalitan ng malalakas na atake ang dalawa. Lakas sa lakas at bilis sa bilis at habang naglaban si Scorpio at Hisuke ay pinagmamasdan na sila ng mga kasama nila. At sabi ni Gemini, malakas talaga ng pinuno natin ano, di ba Capricorn? At alatang pinaglalaruan lang niya yung mokong na yan. At pangiti namang sabi ni Capricorn, ano pa nga ba? Parang pinaglalaruan lang talaga na parang bata. Hindi nga mapaniwala ang mga Red Spider na sina Luke, Murok at Speed sa kanilang mga nasaksihan. Kanilang mga nakikita na walang nagawa itong si Hisuke laban kay Scorpio. Kaya naman, pinagtulungan nila itong si Scorpio at sabay-sabay na umatake itong si Murok at si Hisuke. At ang dalawa nga ay parang mga bata nagkikipaglaro sa isang tigre na si Scorpio. Ang mga oras na yun ay sobrang ginaganahan nga itong si Scorpio sa pagkipaglaban. Dumaan pa ang mga minutong labanan ay nakialam na rin sina Gemini at Capricorn at nilabanan sina Speed at Luke. Naglaban nga mga ito ng lakas-lakas at bilis sa bilis. Sa gitna nga ng labanan ng dalawang panig ay namanghanga ang mga Guardian. At sabi ni Alpha 1, buti na lang talaga ay dumating ang grupong iyan. Dahil kung hindi ay tiyak na tapos na tayo. At sagot naman ni Mr. Chuli, siguro kailangan na nating makaalis dito. Para naman, malusutan natin sila. Oras na natin ito. Kaya ano pang hinintay nyo? Magmaneho ka na Alpha 3. Pero mukhang napuruan ka Alpha 3 ah. At sagot naman ni Alpha 3, oo boss, pasensya ka na. Hindi ko kayang magmaneho ngayon, pwede bang si Alpha 2 na lang? Ikaw muna Alpha 2 ang magmaneho. At sagot naman ni Alpha 2, okay sa akin yun, tara na. Magmaneho na ako. At aalis na tayo dito. At ayun na nga, habang busy nakikipaglaban ang mga Zodiac at Red Spiders isa't isa ay bigla namang umarurot ng takbo ang mga Guardian kasama itong si Mr. Chuli. At tagumpay ang plano ng mga Zodiac na protektahan ang mga Guardian. At dahil sa busy nakikipaglaban ang Red Spider, ay madali ngang nakatakas ang apat na alpha kasama si Mr. Chuli at pasigaw na sabi ni Mr. Chuli, maraming salamat sa inyong balang araw, ay makakaganti rin ako sa inyo. At ayun na nga, matagumpay ngang nakatakas ang pangkat nila Mr. Chuli at maoras na yun ay galit na galit tong si Hisuke dahil nakawala nga ang target nila dahil sa mga Zodiac. Pero habang naglaban ang mga Zodiac at Red Spider, ay bigla ngang may isang malakas na pagsabog ang nangyari at yun nga ang sasakyan na sinakyan nila Mr. Chuli at ang apat na poor Guardian at ang buong sakay nga nito ay napas lang dahil sa isang malakas na pagsabog. Sa isang iglap lang ay napas lang nga ang apat na Guardian pati itong si Mr. Chuli. At pagulat na sabi ni Scorpion, hindi, hindi ito maaari. At muli ngang napatigil ang lahat kasama ang Red Spider dahil hindi nila alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero habang nawawala ang mga usok na nakapalibot sa sasakyan ay may dalawang tao na naglalakad papunta sa direksyon nila. At ito nga ay walang iba kundi ang Supremo na bitbit ang kamay na dragon at kasama nito si Crocs, ang kanyang mahusay na alagad. At nang panahon iyon ay nagharap nga ang lahat. Apat na Red Spider at tatlong mga Zodiac at ang bagong dating na si Supremo at si Crocs. At pinagalit na sabi ni Scorpio, anong ginawa mo kay Mr. Chuli at sa mga Guardian, ang sama mo? At paseryoso namang sabi ni Supremo, isa lang ang sagot ko dyan sa tanong mo. Tinapos ko sila na walang kahirap-hirap. Tinapos ko sila para hindi na sila mahirapan pa. Dahil kapag pinaslang ko sila, katulad ng gagawin ko sa inyo ngayon, itiyak na magdurusa kayo. Habang tumutawang ito ng lakas at pagulat mong sabi ni Morok, sino ka bang umas ka ha? Ang lakas ng loob mo ha? Sino ba ito Hisuke? At mga oras na yun ay parang takot na takot itong si Hisuke at parang hindi makagalaw at patawan mong sabi ni Supremo, oh Hisuke, ano na tinatanong ka na kasamaan mo? Kung sino ba daw ako? Sabihin mo na ako ang kahinaan mo dahil sa pagpaslang mo kay Lightning Hisuke ay hindi kita mapapatawad. Kaya sisingilin ko rin ang buhay mo. At kayong mga nasa likod pwede na kayong umalis dahil hindi ko naman kayo kailangan. Hindi ko kayo kailangan mga mahihinang nilalang. At pagalit mong sabi ni Scorpio, anong sinabi mo? At ayun na nga, sabay na nga umatake si Speed, Hisuke, si Luke at Morok at inaatake nila itong si Crocs at Supremo. At sabi naman ni Gemini, ano na ngayon ang gagawin natin Scorpio? Wala ba tayong gagawin? At sagot naman ni Scorpio, hahanap tayo ng tamang tiyempo. Dahil kailangan natin makuha ang kamay na dragon. Habang nakikipaglaban nga ang mga Red Spider dito kay Supremo ay wala ngang nagawa ang mga ito. Sabi ni Supremo, o ano na Hisuke, nagulat ka ba sa lakas ko?
Maswerte ka dahil pinakita ko ngayon ang tunay kong lakas sa iyo. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Matatalo kaya ng Red Spider itong si Supremo pati na rin itong si Crocs? Yan ang ating alamin sa susunod na kabanata. Once again, this is Speak TV, mag-iwan ng salitang peace out. Kumusta mga master? Maraming salamat pala sa ating bagong member na si Manang Mary's Channel at si Ellen De Leon. Nag-join sila sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat rin sa ating mga bagong member na nag-join sa ating channel na walang iba kundi si Nelo Alu, si Ronelo Daculo at si June Padagas. Maraming salamat sa inyong tatlo mga bago nating member. God bless po sa inyo. Kung gusto nyong mag-join at para ma-shoutout kayo every end of the video, ay mag-join na kayo, punta lang kayo sa aking YouTube channel at kung may nakita kayo dyan na join button, ay mag-join na kayo. Maraming salamat po.